Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng masarap na snack, ang puto ensaymada. So ito na yung ingredients natin: 2 cups ng all-purpose flour, 3/4 cup ng white sugar, 2 tablespoon ng baking powder, 'di maglalagay din tayo dito ng powder milk. At ang powder milk na gagamitin natin ay Bear brand. Kahit ano naman pong brand ay pwede. Isang sachet lang or 33 grams. Haluin muna natin itong mga dry ingredients natin. At pagkatapos, isunod naman nating ilagay yung ating mga wet ingredients. Unahin ko na ditong maglagay ng tubig. 2 cups ng water ang ilalagay natin. Maglalagay din tayo ng isang pirasong itlog. At ang 3 tablespoon ng cooking oil, palm oil lang po yan yung ginamit ko dyan. At haluin na natin. Hindi ko na po ito sasalain. I-make sure na lang natin na maganda yung pagkakamix natin itong ating mixture. So kung paano po tayo gumagawa ng puto, ganun lang din po ang mixture nito. Masyado siyang maputi, kaya parang gusto ko siyang lagyan ng yellow food coloring. Para naman mas maganda-ganda yung kulay niya ng ating magiging puto ensaymada, ay naglagay po ako dyan ng small amount ng yellow food color. McCormick po yung food coloring natin. Kahit ano namang available na meron dyan ay pwede. Pwede nyo na rin pong hindi kulayan. May itim. Bakit kaya may mga itim? Siguro doon sa sugar. Yan, haluin lang natin siyang mabuti. Yan, maganda yung ating ano ngayon. Yung ating mixture ngayon kasi as in na ano natin, nami-mix natin siyang maayos. Pagkatapos po, habang ginagawa natin to, ay nagpapakulo na din po ako ng tubig sa steamer. Para mamaya, steam na kagad natin. No need na pong i-rest itong ating mixture. Pagkatapos, ilalagay ko po ito dito sa measuring cup na malaki, parang pichel, para hindi tayo mahihirapan na maglagay sa mga niready natin na mga molder. So, ginamit ko lang po yung ganyang molder, yung parang molder ng torta. At para hindi ako matagalan, pagkakasyahin ko lang sa anim na salang yung ating ginawang mixture. So, malalaki po talaga yan, kaya sabi ko nga, steam ko to ng 20 minutes para po siguradong luto ang ating magagawang ensaymada puto. So, habang ini-steam naman natin, ay gawin natin yung margarine saka sugar. Yun, dahil ano lang to, pangmasa lang tong ano natin, itong ensaymada natin, ay bakery style sa tabi-tabi to. So, margarine, kasi kung yung ensaymada ng mulak, syempre mamahalin din yung ingredients nun. I think cream cheese yata nilalagay nila sa ibabaw noon, bago ilagay yung maraming cheese. Hindi ko lang sure kung ano yun. So, sugar lang to, 2 tablespoons, saka itong margarine. Paghahalo-haloin lang natin ganyan. Para mamaya, pag medyo malamig na yung niluto nating puto, saka natin yan ilalagay doon. So, ayan, medyo nagiging messy na tuloy yung ating margarine. Pagkatapos, iset aside lang muna natin yan.
Naggalat-galat na po talaga siya. At magigrate naman tayo ng cheese na ilalagay natin sa toppings. So ito yung cheese na gagamitin natin, pure CDO pala to, hindi pure food, CDO po yung cheese na yan. Mura kasi yan yung ganyang cheese. Yan din usually bago kong mga ginagamit ngayon pagka walang Eden cheese. Mura po kasi yung ganyang klase ng cheese. Ayun, at pagkatapos po ng 20 minutes, ito na po yung ating ensaymada. O diba, napaka-perfect ng nagawa natin. Mas maganda talaga na kinulayan natin siya ng yellow para mas matingkad yung kulay niya. So, palalamigin muna natin yan bago natin ilalagay yung toppings natin. So, kailangan na muna natin siyang alisin dito sa kanyang lagayan. Ayan, medyo palalamig-lamigin, hindi po pwedeng ilagay yung toppings na mainit pa kasi matutunaw po yung ating toppings. So, ilagay lang muna natin dyan sa harapan ng electric fan para mabilis lumamig. So, ngayon medyo malamig-lamig na, maglalagay na tayo. So, nasa sa inyo na po kung dadamihan nyo yung margarine. Kung ayaw nyo naman ng mga ganyan, ay kuntian mo lang para lang naman yan dumikit yung cheese. O, diba? So, ito na yung ating ensaymada. Malapit na siyang magmukhang ensaymada. Yan, lagyan lang natin ng grated cheese na ginawa natin kanina. Ayan, mas maganda, mas maraming cheese para mas masarap. Ayan, ito na yung ating pangalawa. Tapos, maglalagay lang tayo ng grated cheese ulit. Mas gusto ko siyang punuin yung pinaka-top niya para mas maganda siya. Natingnan. Mamaya dadagdagan ko pa yan. Tapusin lang natin itong tatlo. Ito actually yung unang salang natin. Kasi tatlo lang yung nagkasya sa steamer natin. So, ito na yung ating finished product. Dagdag lang tayo ng mga cheese sa mga gilid-gilid. Pero mas maganda yata kung ililipat natin siya sa white na plate. Ayan. So, ito na po yung ating finished product. Ang ating ensaymada po to. Yun. Thank you so much for watching. Sana po magustuhan nyo ito.